May kani-kanya tayong diskarte para umasenso sa buhay. Kani-kanyang kwento ng pagsisimula at tagumpay. Kilalanin natin ngayon ang mga taong hindi nawala ng pag-asa at patuloy na nagsusumikap dahil na rin sa kanilang determinasyong matupad ang kanilang mga pangarap para sa sarili at sa pamilya. Paano nga ba umangat ang kanilang buhay? At ano-ano ang sekreto ng kanilang tagumpay? Marami mga failures na na-experience bago makuha yung mga goal mo sa buhay. So isa po sa pinakamahirap para sa akin, yung challenge sa buhay ko is yung sinimulan mo yung negosyo nang ikaw lang ang naniniwala. Yung sarili mo lang ang naniniwala. Even your partner or yung husband ko, sabihin ko na po ng totoo sa inyo, isa po sa pinakamalaking challenge sa akin yung asawa ko kasi nagsimula po ako sa company na to, sobrang negative lahat. So negative family, negative kaibigan, lalo-lalo ni asawa ko, isa po sa nagdala sa akin. So sa kabila ng negativity na yon, yun po yung isa sa mga nagpatatag sa akin paano lumaban, paano maging matagumpay sa company na to. So hindi po siya biro, napakahirap magsimula. Ang background ko po dati po akong empleyado po ng isang mall. So naging empleyado po ako doon for 9 years. Nung po ay nag 18 years old po ako, natanggap na po ako doon sa mall. Kasi pero before po 'yon, naging tricycle driver din po ako at the age of 15. Then nagtrabaho din po ako sa processing po ng mga manok and naging waiter din po ako sa isang restaurant. So, yun po, marami po ako naging trabaho kasi hindi po ako nanggaling sa mayamang pamilya. Gaya po ng karamihan dito kay Juan Opti, nanggaling din po ako sa mahirap na pamilya. Marami ko nang pinagdaan ang trabaho. Kasi sa amin sa probinsya, tatlo yung trabaho dun. Pag hindi bundok, dagat. Pag hindi dagat, bukid. So, kami labisang magkakapatid. So, sa hirap ng buhay at talaga namang ginapang lang kami sa pag-aaral. Kaya nakagraduate ng elementary hanggang sa dumating ang panahon nung kami ay nag-high school. Doon talaga nahirapan yung magulang ko na kami ay paaralin. Kaya dumating ang time na nag-stop ako third year high school. Hanggang sa napunta ko ng Maynila kasi akala ko magiging maganda yung buhay sa Maynila. Kaya lang, nung nasa Maynila na ako, ang hirap pala kumarap ng trabaho pag hindi nakagraduate ng high school. Hindi naging hadlang sa kanila ang mga pagsubok at kahirapan para makamit ang tagumpay na kanilang inaasam. At hindi nila inakala na darating ang panahon na unti-unti ring magbabago ang kinagisnan nilang buhay noon. Yung magandang opportunity na nakita ko sa company, tinuloy-tuloy ko siya kahit maraming mga pinagdadaanan. So, dumaan po ako sa mga failures, dumaan po ako sa pagod, puyat, sakripisyo, yung tipong maulanan ka, tipong magutuman ka, tipong yung oras mo nagbabago, yung mindset mo nagbabago, so lahat po binago. So dahil doon sa mga failures na yon, unti-unti po yung achievement nakukuha. So nag-start po ako dito kay One Opti ng February of 2019. So nung time na yun po, nasa 2 years na po si One Opti. Tapos yun po, dahil nga po meron na tayong mga past experience sa ganitong industriya, kaya medyo hindi na po naging ganun kahirap dahil kumbaga yung mga naging experience ko po sa mga dating company nagamit ko po yun dito. Ano po, pero sabi nga po, wala naman talagang madali. So kahit nagsisimula po ako dito kay Man Opti, nakaranas din po ako ng mga struggle. Sabi ko, itutuloy-tuloy ko lang kasi kita ko naman na maganda yung nangyayari sa mga nauna. Almost 1 year and 7 months akong palaboy habang ginagawa ito sa Opti. Mahirap matulog ng walang matulugan. At mahirap matulog ng gutom. Okay? Ngayon, sabi ko, yung sitwasyon ko na yon, yung hirap na yon, yung pinagdaanan ko na yon, yun yung naging fuel ko, yun yung naging motivation ko para makaalis sa ganong hirap ng sitwasyon hanggang sa pray and tuloy-tuloy na ginagawa yung business. Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, marami silang natanggap na pagkilala bilang mga nangungunang salesman, leader at mentor. Walang sekreto sa tagumpay,
basta gawin mo lang ang negosyo at samahan ito ng matinding paggawa. Isa po ang maiwan ko sa lahat, no, na kung ikaw ay wala nang inaiisip na ibang bagay o isipin mo hindi mo tuloy niya. Iba kasi hindi niya tuloy niya. Ako rin naman eh. So, kung mayroong magdududa, ako po yun. Kasi nag-start ako, yung upis namin hindi ganito ganda. Nag-start lang kami sa maliit na opisina. Pero ngayon sobrang hindi na ma-express kung gano'ng kaganda ang company. So, salamat kay Chairman. Kaya, ang gusto ko ma-share sa lahat ng mga nanonood, no, na i-grab nyo po. Wala namang masama eh. Malay nyo, ito na rin yung pagkakataon. May dagdag kasi hindi naman masama magkaroon ng extra income. So, yung extra income kasi, sa ngayon, para sa akin na, super, super extraordinary na siya. So, binago niya yung buhay ko, binago niya yung buhay ng pamilya ko, nakasama ko mga anak ko. Thank you sa lahat ng team ko. Kaya ngamon ko sa inyo lahat, mapababae man, mapalalaki, go tayo. Go natin si One Opti, i-grab natin yung ganitong opportunity, at magpasalamat tayo na may ganitong kumpanya. Sabi nga po, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So, baka yung nangyari po sa amin, mangyari din po sa inyo. Ang kailangan lang po, maniwala tayo unang-una. Unang-una, maniwala tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa Diyos. Pangalawa po, maniwala po tayo dun sa kumpanya, dun sa produkto, dun sa tao na nag-iimbita sa atin. So, yun po, subok lang po tayo at pag sumubok po tayo, samahan po natin ito na napakatinding trabaho. Kasi wala po ditong, sabi nga po, lahat ng bagay na may value sa mundo pinaghihirapan. Wala pong madali. Lahat po kailangan natin paghirapan. So normal po sa ganitong industriya mahihirapan kayo. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, ituloy-tuloy nyo lang po. Parang ano po yan, parang karera. Lahat po, hindi man lahat mauuna sa finish line. Pero lahat po, maniwala po kayo sa akin, makakarating sa finish line. Basta tatrabahuhin nyo po. Basta tatapusin nyo po yung inyong karera. Lumipas ang 2 taon, nakabili ako ng first car ko. At nagtuloy-tuloy hanggang sa nakapag-ipon. Ayun, nakapagpakasal din sa tulong din ni One Opti. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko siya at nahit ko po dito yung first million. Millionaires Club 2019. 2020, nahit ko yung Icon. 2021, Chairman Circle. At marami na rin property na sa tulong ni One Opti sa ganda ng produkto. At yun talaga na bago buhay ko. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga tao na sumusubaybay, i-grab nyo na, hindi masamang sumubok. Walang ibang sekreto, kundi gawin mo lang yung negosyo, tuloy-tuloy ng action. Kasi yung action ang magbibigay sa'yo ng experience, at yung experience ang magbibigay sa'yo ng resulta.